everyone, this is Explore Paradise. Welcome to another video tutorial using by KineMaster or KineMaster. Meron akong dalawang idea na ibabahagi sa araw na ito, pero bago ko yan ituturo sa inyo, kung paguhan pa kayo dito sa channel ko at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, like and share this video, at hit the notification bell para lagi kang updated sa bawat upload ko ng mga video tutorial. So ngayon, mag-umpisa tayo dito sa create nyo. Next, image. So, black yung gagamitin natin. And then, layer tayo dito ng text. So, sa text na gagamitin ko dito, ito na lang. Guide lang naman to sa akin. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyo i-edit or isusulat, mga kaparadise. Okay. So, yung gagamitin kong font, ito. Medyo palakihan natin siyang konti ng ganyan. And then move natin siya dito. So, ayan. So, next natin na gagawin ito. Add natin itong duplicate natin ito. So, kaya duplicate lagi kong ginagamit, mga kaparadise, para kung dalawang words man ang isusulat nyo pareho nito, gusto nyo pareho lang sila na sukat, yung kalaki ng letter, I mean, i-duplicate nyo na lang para hindi na kayo laging nag-a-adjust pa. So, ngayon, pasensya busy ha, hindi ko inop kasi ipakita ko sa inyo yung kung saan natin kukunin yung transition effects. So, ito, palitan natin ito. Papalitan ko siya ng unique. Okay. So, lagyan ko siya ng kulay. Tsaka sa kulay, depende din sa kulay ninyo na gusto ninyong gamitin. Okay, gusto ko lang mga ganyang kulay. So, i-capture natin ito. Capture and add as a clip. Okay, so ito na namang isa. I-capture din natin, add as a clip. Ayan, so ito, delete natin ito. Ayan, delete na siya. So, ngayon dito tayo sa positive sa gitna. Click nyo yan. And then dito na sinasabi ko sa inyo na ituturo ko sa inyo yung transition effects na sinasabi ko. So sa transition effects, itong summer na effects yung gagamitin ko. So ituturo ko sa inyo kung saan siya kukunin. So i-click nyo itong katabi ng check. Ayan, punta kayo dito, click nyo itong liquid. Ayan, and then dito yung pagpipilian nyo ng mga transition effects. So ito yun, no? Download ko na siya. So meron na tayo niyan, balik na tayo sa ginawa natin. And then, click natin ito. Sa transition effects na ito, mga kaparadise, apat yung pagpipilian nyo. So, depende sa inyo kung anong gusto yung gamitin ninyo. So, sa akin, gusto ko ito. Ayan. Ayan, yung choices niya. So, gusto ko ito lang, number one. And then, sa speed naman ng paglipat, depende din sa inyo, meron kayo ditong adjust nyo din. So, sa akin, enough na ako nitong 1.6 ganyan. So, let's see first. So, matagal yung ano niya kasi medyo mahaba. So, i-trim lang natin ito. Trim. Pati din dito, trim din natin. Okay. Let's see first. Okay. Maging ganyan siya, mga kaparadise. Napakasimple lang ito. So, lagyan natin siya ng solid color. Pero yung solid color, hindi siya masyadong ihaba ha. Iganyan nyo lang din para maglagay pa din tayo ng transition effects nito. Ganun pa rin ito. Tapos itong number 2 yung gagamitin ko. Ayan. So maging ganyan siya. Okay. Ganyan lang siya, mga kaparadise. And then save ko to. And then papakita ko sa inyo ang result ng project natin. So, yan siya, mga kaparadise. Ganun lang paggamit ng effects na yun. So, balik na tayo sa MT. Punta na tayo dito sa second idea natin sa araw na ito. Create nyo. Gawa tayo ng 3D. Solid color black. And then, dito tayo mag-text. So, ito na lang yung isusulat ko para madali. Wala akong maisip eh. Ayan na lang. And then, papalitan ko siya ng font.
Sa font din na ginagamit ko, click nyo ito. Ito yung gagamitin ko. So, sa font din, meron din kayong pagpipilian dito. So, ito yun, no? Click nyo din tong tabi ng X. Ayan, marami kayong font dito na imada-download. So, hanap kayo, may Korean, may Chinese, may Taiwan, may Ordo. Depende sa inyong mga kaparadise. So, yan lang, dyan nyo lang siya makikita. So, balik na tayo. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Medyo iganyan natin siya kasi gawin natin siyang 3D. So, tambahan natin konti. So, layer na tayo dito ng effects. So, sa effects na gagamitin natin dito, hanap tayo dito, wala dito yata din. So, mapapakita ko sa inyo kung wala dito. Okay. Download tayo ng effects. Hanapin natin yung road wave. Dito yung siya. So, meron dito mga pagpipilian. Dito lang yung sinasabi ko sa inyo na dito kayo magda-download ng mga effects or ito yung gagamitin natin. Wala ako niyan. So, meron pala. Na-install ko na pala. Sorry. So, balik tayo. Hanapin natin doon sa download ko. At least napakita ko sa inyo. Ito yun. Then, ito yung gagamitin natin. So, check muna natin kasi pantay natin dito. Okay? Then, iganyan natin siya. Hindi kasi natin ito 3D. Okay, dito tayo mag-umpisa. So, click the key icon. Move nyo ito. And then, i-move nyo itong project natin. Ganyan lang yung 3D mga kaparadise. So, let's see. Yan, ganyan lang yung paggawa niya mga kaparadise. So, napakasimple lang gamitin ng mga effects na transition dito sa KineMaster. So, sana nakuha at nagustuhan nyo itong simpleng tutorial sa araw na ito. Okay, ganyan. So, save na natin. Pakita ko sa inyo yung outcome nito. So, ganyan siya mga kaparadise. So, sana nakuha at nagustuhan nyo itong simpleng tutorial na ito. So, once again, this is Floor Paradise. Please don't forget to subscribe, like, and share this video at hit the notification bell para lagi kayong updated sa bawat upload ko ng mga video tutorial. So, once again, thank you so much for watching. Bye-bye. See you on my next tutorial. Oh, I'm